Hello, mga kababayan. Gusto ko lang bigyan ng isang komentaryo ang mga pahayag ni Ginoong Epifanio Labrador, aka Supremo, doon po sa kanyang YouTube channel. Ito po ay may kaugnayan sa dalawang budigang ni-raid ng Bureau of Customs noong nakalipas na buwan. At doon sa raid ay mayroon pa isang kasamang mambabatas o congressman. Ayon kay Mr. Labrador o Supremo, yun daw isang budiga ay katabi ng Philippine Arena o malapit sa Philippine Arena. Kaya, mayroon siyang conclusion. At hindi lang conclusion, at talagang direkta nang sinabi na ito daw ay pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Doon ay marami siyang mga sinabi laban sa Iglesia. Kung anong-anong hindi magaganda ang pananalita, kung susuriin below the belt matindi ang galit nito sa iglesia patungkol sa bigas nasa isip ko nga parang kailangan mo ng bigas sa Ginoong Epifanio Labrador kung bigas lang ang kailangan mo pwede ka naman na mag-message sa mga kaanib na kailangan mo ng bigas at bibigyan ka naman. Meron nga isinasagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo Namimigay ng bigas at iba't ibang mga item. Kailangan mo lang ng bigas at nagre-reklamo ka sa presyong kasalukuyan ng bigas na sabi mo, sobra ng mahal. Bibigyan ka naman ng Iglesia ni Cristo. Kung ilan ang kailangan mong sakong bigas para sa pamilya mo, bibigyan ka. Kasi namimigay ng bigas ang Iglesia ni Cristo doon sa mga nangangailangan. Lalo na doon sa mga kapos na kapos. Doon sa mga pahayag mo, sa aking pagsusuri, ito po ay mapanirang puri. Mapanirang puri. At uploaded po ito sa iyong YouTube channel, Mr. Supremo. At dahil sa in-upload mo ito sa iyong YouTube channel, ito po ay magiging covered ng Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. Doon ay maaari kang asuntuhin ng Iglesia ni Cristo at ng mga miyembro nito ng cyber libel. Halimbawa, pinatulan ka ng mga kaanib inasunto ka ng cyber libel. Halimbawa lang, 20 katao ang nagsampa sa iyo. 20 katao, kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagsampa sa iyo ng kasong cyber libel. Maliban pa sa pamunuan ng Iglesia kung magsasampa sila at papatulan ka. Yung 20 tao na nagsampa ng cyber libel laban sa iyo, Ginoong Supremo, ito po ay magiging 20 counts of cyber libel. 20 bilang ng paninirang puri sa social media. Bawat paglabag o bawat bilang ng kaso, may katumbas po ito ng pagkakabilanggo ng 4 hanggang 12 taon pagkakabilanggo. At may multang kalahating milyong piso. Kung ating susumahin, halimbawa, nasampahan ka ng kaso. Naaresto ka dahil sinampahan ka nga, pinatulan ka ng mga miyembro at ng Iglesia ni Cristo. Yung 20 bilang ng kasong cyber libel, i-multiply natin sa 12 years na pagkakabilanggo. 12 multiply to 20. Ito po ay aabot ng 240 years imprisonment. At yung multa naman,
500,000 for one count of cyber libel. 20 counts multiplied to 500,000 is 10 million pesos. Yan po. At kung sakasakaling may kaso kang kinaharap sa korte, eh maaari ka naman petition for bail. Kung saan, ihilingin mo na makapagpiyansa ka para pansamantala kang makalaya habang binibigyan ng kaso. Eh yun eh, kung pagbibigyan ka ng hukom, sapagkat ang hukom naman ang nagdetermina doon sa petition for bail na ipa-file mo at ng iyong abogado. Halimbawa na lang, napagbigyan ka ng na-grant yung piyansa mo. Ibilang na lang natin or halimbawa na lang natin ang bawat piyansa sa kaso sinabi ng huwis 70,000 bawat kaso. Dalawang po yun, 20 counts of libel. Yung 20 counts multiplied to 70,000 is 1.4 million pesos. Piyansa lang yun, pansamantalang paglaya. Palagay ko, lagpas naman 1.4 million siguro yung pera mo sapagkat kita ka sa YouTube channel mo. Marami ka nang na-upload ng video. Sigurado akong kumikita ka na sa YouTube channel mo. Palagay ko may 1.4 million ka. Sisiyo lang, kumbaga. Yan ay pansamantalang kalayaan lamang habang dinidilit ka yung kaso. Pero dahil nga sa sinasabi mo nagre-reklamo ka na mataas ang bigas, nalagay ko dito sa 1.4 million kung sakasakaling piyansa mahirap din yun. Bigas nga, nagre-reklamo kay 1.4 million pa ba? Yan po ang yan po ang kinalalabas ng consequence ng walang habas na pagpapahayag laban sa isang tao institusyon. Relihiyon yung binanatan mo. May iba ka pang binanggit na relihiyon pero hindi mo binanggit ang pangalan ng iba. Doon ka nag-focus sa Iglesia ni Cristo. Talagang galit na galit ka. Nagalit ka sa Iglesia ni Cristo. Ginoong Epifanio Labrador, a.k.a. Supremo. Totoo na mayroon tayong karapatan sa pagpapahayag ng ating damdamin. Ano mang emosyon yun, pwede tayong magkomento patungkol sa isang tao, institusyon, gobyerno, at iba pang mga politiko. Malaya tayo magsabi ng kung ano-anong mga pananalita laban sa isang tao. Malaya tayo kasi yun po ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Naroon po yun sa Article 3, Section 4 ng ating saligang batas, yung the 1987 Constitution. Nandun po yun. Malinaw po yun na talagang ginagarantiyahan ng batas ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Yun nga yung tinatawag na freedom of expression. Subalit, hindi po ito absoluto. This is not absolute. Sapagkat meron po tayong mga batas na umiiral kapag lumalagpas na ang ating pagpapahayag. Yun po ang ating isaalang-alang. Para po, hindi po inconveniente ang ating sarili. Kapag mahirap po magkaroon ng isang asunto. Bakit? Oras, pagod, financial. Sa oras pa lang, makakain eh. Yung abogado pa. Sa abogado lang mamumroblema na tayo kung hindi naman tayo sagana sa pera. Kung salat tayo sa pera, talaga mamumroblema tayo. Kaya, dahan-dahan po tayo, mga kababayan. Payo ko lang, mga kaibigan ko, sa social media,
sa ating mga kamag-anak. Mag-iingat po tayo sa ating mga binibitawang sa pananalapat. Yun lamang po angkop ng mga pananalagaan ng ating bibitawan. Yun po naayon lamang sa pinairal ng batas sa Pilipinas. Yan po ay unsolicited advice naman yun. Pwede naman yun na hindi sundin sapagkat ito naman ay payo lang. Sino ba naman ako na sundin ninyo? Payo lang, payong pag-ibig sa kapwa. Naipahayag ko na dito ang parusa ng cyber libel at yung halaga ng lilikumin kung sakasakali ng isang tao na nasampahan ng cyber libel. Nailatag ko na dito. At sa mga susunod po na upload, mag-upload po ako ng video, tatalakayin ko pa rin at ikukomentaryo pa rin yung mga uploaded video ni Epifanio Labrador aka Supremo, lalo na sa laban sa Iglesia. Pagkat ito po ay mapanirampuri. Kasi kapag ang ebidensya mo ay bumabase lamang sa mga daw, wala kang personal knowledge, hindi po ito titindig sa korte. Basura po yun. Ito po yung magbubunsod ng guilty verdict. Kinakailangan po kasi mayroon kang personal knowledge kapag nagsasalita ka para sigurado ang ebidensya mo sa korte sa kasakaling asuntuhin ka para mapawalan sala ka. Ay dito daw eh. Sabi mo, may mga source ako. Source pero puro daw. Heresy yun ang sabi. Heresy yun kung tawagin. Yung ebidensya mong ilalatag. Heresy, sasabihin mo yung heresy yan eh. Hindi mo direktang alam. You do not have personal knowledge. Kaya, higit sa lahat, bago ako magtapos sa video eh, payong pag-ibig sa kapwa, Ginoong Epifanio Labrador, magsuri ka na lang sa mga doktrina ng Iglesia ni Cristo. May mga pamamahayag mga Iglesia ni Cristo sa bawat lokal o sa mga kapilya na malapit sa iyo. Pwede ka doon magsuri at magtanong. Magtanong ka lang ng magtanong at sasagutin ka ng mga ministro at mga magdadayo. Yan po, suriin mo na lang ang doktrina. Eh, doon eh, kapag ka sinuri mo at inawag ka ng Diyos, kinaawaan ng Diyos, baka kalaunan magiging kaalim ka dala sa Diyos. Maraming salamat po mga kababayan.